So for this tutorial, live tayo magta-transfer ng PAN from BDO to CoinsPH wallet. Other than that, you will be able to know the different kinds of e-wallets that are supported by CoinsPH. What's up guys and welcome back to my channel. This video is continuation of my previous vlog on how to transfer PAN from Binance Wallet to CoinsPH Wallet. Now, I'm gonna teach you on how to transfer PAN from a certain bank account in the Philippines or any e-wallet going to CoinsPH and Binance Wallet. So please stay tuned and watch the entire video in order you to know the whole process. Aside from P2P trading and debit and credit card, there's another way on how to fund our Binance Wallet through bridging of fund from local bank to CoinsPH Wallet. So for this tutorial, live tayo magta-transfer ng PAN from BDO to CoinsPH Wallet. Other than that, you will be able to know the different kinds of e-wallet that are supported by CoinsPH. And by the way, if you are new around on my channel, do subscribe, like, and share my channel para makapagbigay tayo ng mga information sa iba at para naman ma-motivate ako sa paggawa ng mga tutorials with regards to cryptocurrency. And don't forget to hit the bell icon below of this video para ma-notify kayo sa mga incoming videos. Okay, let's go to the tutorial. Alright guys, umpisa na natin. So live tayo magta-transfer ng fund from my BDO account to CoinsPH and then to Binance Wallet. Right? So ngayon, check muna natin ang balance ko sa CoinsPH. So makikita nyo po, ang current balance ko po is 1,528 pesos. So ngayon, magpa-fund po tayo dito sa CoinsPH ko. So ngayon, nakapag-login ako sa BDO account. So ang gamit ko po ay webpage. Kahit mobile app po yung gagamitin nyo ng BDO, same process lang naman. Ngayon, magta-transfer tayo ng 1,000 pesos papunta sa CoinsPH. So punta lang kayo dito sa send money and then go to another local bank. And then navigate nyo itong proceed without template. And then next. And then amount, 1,000. So click nyo na itong destination bank. And then hanapin nyo yung CoinsPH. Type nyo lang yung CoinsPH para hindi kayo mahirapan. Okay. So piliin nyo po itong CoinsPH 11 digits via InstaPay. So available na po ang CoinsPH sa BDO. Click lang natin to. Destination account number. Ito po yung mobile number na naka-register po doon sa CoinsPH. Punta lang kayo sa registered name and then click nyo na itong settings. Okay, ito yung mobile number. Copy lang natin. Then go back tayo sa BDO webpage. Then enter natin dito. So ayusin lang natin. So dapat 09. So guys, make it sure na tama po yung number ha. Kasi kapag mali yung number na in-input nyo, for sure malulos po yung fund. Back tayo sa CoinsPH. 09283027049. Okay, type natin yung receiver name.
purpose of transaction, personal. Okay, save as template lang natin para in the future, may magagamit po tayo. And then, submit na po natin. Okay, another confirmation. Double check natin. Service charge po is 25 pesos. Double check natin yung number. Okay, tama yung mga information. Then, click continue. So, nagre-require ng OTP, yung BDO ko po. Wait lang natin. Submit lang. Alright, you have successfully sent money real-time via InstaPay. So, i-check na po natin yung coins PH natin kung dumating na po yung 1,000 pesos. So, as of now, I have received the message from coins PH that the 1,000 pesos is already transferred to my account. Okay, open lang natin yung coins PH. So, log out ko lang muna tong video ko. Okay, punta tayo sa wallet. Check natin kung nag-reflect na ba yung 1,000. Alright, so nag-reflect na nga. Diba kanina is 1,528 yun. So ngayon naging 2,528 na. So, diba, napakabilis. In a matter of seconds lang, na-receive ko na agad yung fund from BDO to Coins PH. As I promise, ituturo ko din sa inyo kung ano pa ba yung mga ibang e-wallets na pwedeng gagamitin para mag-transfer ng fund papuntang Coins PH aside from BDO. So click lang natin tong cash in. So makikita nyo marami pong option dyan na pwede nyong gamitin. So ito po yung e-wallets. Ayan. So pwede rin po kayong gumamit ng Paymaya, GCash, Huancash. So ito po yung mga wallet na supported ng Coins PH. So pwede nyo pong gamitin yung mga wallet na yan. So aside from BDO, ipapakita ko rin sa inyo kung ano pa ba yung mga affiliated na mga bank na pwede gamitin para mag-transfer ng fund papuntang Coins PH. So click natin online bank transfer. Ayan, marami pong mga bank na nagpopulate. So merong BPI, Metropolitan, Land Bank, Swiss Bank, Philippine National Bank, at marami pang iba. So, halimbawa, kung ang gamit nyo po is PNB, click nyo lang yung PNB. So, may mga instruction po dyan kung paano mag-transfer using PNB. So, next step nyo lang. So, ayan po yung mga instruction. So, para hindi po kayo mahirapan. Alright? So, ngayon magta-transfer naman tayo ng coins papuntang Binance Wallet. So, same process lang yung gagawin natin. So, sa hindi pa nakapanood ng previous vlog ko kung paano mag-convert ng coins to peso, so panoorin nyo po yung vlog 09. Okay? Ngayon, ang bibili natin na tokens or coins is XRP. Dahil nga ang XRP, mababa lang po yung transaction fee at mabilis po yung processing sa network. Alright? Ngayon, itutuloy na natin yung pag-convert ng Philippine Peso to XRP na token. Actually, this is my second video or second record. Dahil nga yung nakaraang video, yung pag-convert ko ng PH to XRP ay nawalan po ako ng internet connection. So, ngayon, itutuloy ko na yung conversion ng PH.
Story success, you converted 1000 PHP to 29.84 XRP. So back to my wallet na tayo. So nabawasan na po yung PHP ko, and then yung XRP ko ngayon nag-reflect na po yung kinonvert ko na PHP. So ito na po, meron na akong 30.53 na XRP. Ngayon, paano naman natin ito transfer papuntang Binance Wallet? So up lang, and then click nyo tong XRP. Click nyo lang po yung XRP, and then click nyo po yung send. Alright, may lalabas po dyan na send money. So yung source wallet, dahil XRP po yung gagabitin natin na token papuntang Binance Wallet, so naka-default na yan. And then yung amount, 30 XRP. And then yung 2 po, dito nyo po i-input yung XRP address nyo from your Binance Wallet. So paano po natin malaman? So punta lang po tayo dito sa Binance natin. Hanapin natin yung XRP. Currently, I have 57 na XRP. So paano tayo mag-deposit dyan? So click lang natin itong deposit. So automatic na po yung select coin na XRP, dahil XRP po tayo mag-deposit. Yung network po, hanapin po natin yung XRP. So make sure po na XRP po yung isi-select natin, hindi po yung BSC, BNB, or ETH. Dahil nga yung network na gagamitin natin is XRP na network. Alright, so click lang natin XRP. Yung Binance wallet ko po ay nagre-require ng memo tsaka address. So okay lang natin to. Ito po yung address ng Binance XRP ko, and then I have also memo. So ngayon, click natin itong parang book. Ika-copy na natin yung address ng XRP ko from Binance, and then go back tayo sa CoinsPH, and then input natin dito yung address from Binance wallet na XRP. And then yung destination tag, go back tayo sa Binance, copy natin itong memo. Mapapansin nyo po na magkaiba po yung terminologies ng Binance tsaka CoinsPH. Sa Binance is memo, and then sa CoinsPH is destination tag. So click lang natin to, copy, and then go back sa CoinsPH, and then paste. And then, what's it for? Type lang po natin, halimbawa, transfer. And then yung recipient name po is yung name ng naka-register doon sa Binance wallet. So input lang natin sa destination wallet exchange, since sa Binance tayo magta-transfer, so click lang natin yung Binance. All right? And then guys, make it sure na yung address ko is double check nyo po, dahil nga napaka-sensitive tong yung address na to, dahil kapag nagkamali kayo kahit isang character lang or letters or number, ay siguradong hindi po magsasuccess po yung transfer ng fund. Maaring malos po yung token na tinatransfer natin. Okay? To make it sure, check natin yung first na 2 characters and then the last 2 characters. So ito yung address. So RE, yung first na 2 characters, and then the last 2 characters is LH. Double check natin dito para sigurado. So RE and LH. So confirm na po yan. Yung fee po, yung transaction fee is 0.25 XRP. So kapag i-convert natin yan sa peso, is just only 8 pesos lang. Okay? Then click continue. And then meron pong review while transaction. To be sure po, i-review nyo naman ulit yung mga details. So kung kapag satisfied na kayo sa mga information, click nyo na po yung I understand, and then click send. So ngayon nagre-require po ng verification code yung CoinsPH. So check po lang yung code. Input lang natin yung code. 347061. Then click submit code. So send money success na po. So close natin.
Ngayon, mapapansin nyo po yung XRP ko is 0.28 na lang. I-check na natin yung Binance Wallet ko. Tingnan natin kung nag-reflect na ba yung XRP. So, back lang natin to. Alright, na-receive na natin yung XRP na 30 from CoinsPH to Binance Wallet. So, mapapansin nyo, XRP ko kanina is 57 lang. Ngayon, naging 87 na po. So, ganun lang yung pag-transfer from your local bank or any e-wallet going to CoinsPH. And then, kung paano mag-convert sa CoinsPH ng different token like XRP. And then, paano naman natin ita-transfer sa Binance Wallet. Alright, hanggang dito na lang. God bless! Alright, that was the process of transferring fund from bank account to CoinsPH and Binance Wallet. I hope may natutunan kayo sa video na to. And don't forget to subscribe, like, and share para makatulong naman tayo sa iba. And abangan nyo ang mga upcoming videos ko. Hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get the new video updates. See you again!